ano nang lagay ng border measure dito sa Japan, ano na ba yung situation dito, may mga nagbago ba, may travel ban pa rin ba, alamin nyo sa video na to, panoorin ninyo. Hi guys, this is Alan, welcome back to this channel, Gaijin World. Okay, so nandito tayo ngayon sa website ng mofa.go.jp. As of March 30, new entry of foreign nationals based on the new border measures number 27 from 12 AM Japan Standard Time on March 1, 2022, new entry of foreign nationals into Japan under the supervision of receiving organizations is allowed except for those for touristic purposes. So hanggang ngayon ay hindi pa rin po allowed na makapasok dito yung for tourist purposes. Yung mga gustong mag-tourist dito sa Japan ay hindi pa po pwede. So eligible persons who meet both of the following category 1 and category 2. For category 1, foreign nationals newly entering Japan for a short-term stay less than 3 months for purposes including business and employment, or foreign nationals newly entering Japan for a long-term stay. So ito yung category kung saan yung mga working visa holders, foreign students na mag-aaral dito, and yung may mga business purposes ay pwedeng makapasok dito sa Japan. Then for category number 2, foreign nationals staying for the purpose of the above mentioned category 1 who have receiving organizations for supervision located in Japan. Required documents for the visa application: currently, all foreign nationals who wish to newly enter Japan need to apply for a visa except for those with re-entry permit. Kung hindi nyo pa napanood yung mga previous video ko, nabanggit ko na upon visa application kasama ng inyong visa application form, kailangan nyo mag-submit ng ERFS system certificate or yung ERFS certificate and yung inyong certificate of eligibility. Nakalagay dito a certificate for completion of registration to the ERFS system obtained by a receiving organization through online application along with other visa application documents in response to the purpose of visit. Meron akong separate video, panoorin ninyo yung tungkol dun sa ERFS kung paano makakakuha. Receiving organization means such companies or organizations which employ or invite the entrants for their business or entertainment purposes. So ang magpo-provide ng ERFS certificate ay yung inyong sponsor, yung company or yung school. Sila yung magre-register sa inyo on your behalf doon sa ERFS system website. Then may note dito, a certificate for completion of registration to the ERFS system means a proof of document issued by ERFS of Ministry of Health, Labor and Welfare after receiving organizations apply and register their entrance information online. For the information or for further information of the new border measures 27, ayan, i-check nyo yung link na ito. So lalagay ko na lang yan sa description box ng video na to. Sa quarantine measures naman, change of self-quarantine period after entry into Japan. As of March 1, self-quarantine period and place of accommodation after their entry into Japan may be changed whether they obtain a valid COVID-19 vaccination certificate and they enter or return from countries regions of 3 days quarantine at specific facilities designated by the chief of the quarantine station. Depende sa kung anong bansa yung inyong panggagalingan, kung kayo ay galing sa bansa na COVID hotspot, kailangan ninyong mag-quarantine. Pero kung meron na kayong booster, kompleto kayo sa booster hanggang pangatlong booster, no need to quarantine. Then, suspension of visa validity. Until now, yung nirelease nila noong December 2, 2021, ay effective pa rin until now, walang changes. So, kung ano yung mga nabanggit natin kanina, kung sino lang yung allowed na makapasok dito sa ngayon. And aside from them, meron pang mga, yung mga dati pa, katulad ng mga holders of status of residence as spouse or child of a Japanese national, spouse or child of a Japanese national or a permanent resident, yan, spouse or child of a permanent resident or diplomat. Then until now ay meron pa ring denial of permission to entry for the time being foreign nationals who have stayed in any of the following 159 countries regions within 14 days prior to the application for landing are denied to enter Japan in pursuant to the Article 5. Pero yun na nga, meron, may mga countries dito, yan, ito na yung mga banggit na subject to denial pa rin of permission to enter Japan. Pero lahat ng ito, yung mga tourist ang hindi pa nila inaallow, most likely. So sa Asia, kasama dyan pa rin yung Philippines. Ayan, so nandito. Kabilang pa rin naman yung ibang mga bansa like Canada, United States. Ayan, sa Latin America,
sa Europe, marami pa rin countries na hindi allowed makapasok dito. Pero pinapriority nga nila ngayon yung mga foreign students, business travelers, saka yung mga workers like trainees. Then sabi dito, according to the above measure, when foreign nationals who departed from Japan with a re-entry permit before August 31, 2020 and who were not permitted to re-enter Japan because of the validity period of re-entry permission expired after the country regions of stay was designated an area subject to denial, have already obtained a visa based on the newly issued certificate of eligibility, they will be subject to denial of landing for the time being. Pero mas nag-ease naman na ngayon. So as long as meron kang visa, Japanese visa, and kabilang ka dun sa mga inaalaw na nila makapasok, ay pwede na kayong bumiyahe dito. Kailangan nyo lang itong siguraduhin na susundin nyo yung quarantine measures. Ito yung bago. The current quarantine measures are strengthened as followings. So as of March 1, self-quarantine period after the entry to Japan is changed. All cross-border travelers and returnees from designated countries, regions in response to COVID-19 variants of special treatment on border measures are required to self-quarantine in places such as their own residence pagdating dito or accommodation after their entry into Japan. Or yung magbibigay sa inyo yung quarantine head doon, sila magbibigay ng designated facility sa inyo para kayo ay makapag-quarantine. Then to follow up checks conducted by the Health Monitoring Center for Overseas Entrance or HCO and to refrain from using public transportation for 7 days in principle. So para lang to sa mga hindi kumpleto yung vaccine or hindi pa approve yung kanilang vaccine. In addition, based on whether they enter return from countries regions of 3 days quarantine at specific facilities designated by the chief of the quarantine station and they obtain a valid COVID-19 vaccination certificate, validity of which is certified by the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Health, Labor, and Welfare. Hereinafter referred to as vaccination certificate, the measures may be relaxed. So meron akong mga nakaraang video na series kung ano yung mga kailangan ninyong i-upload dun sa MySOS kasama na itong vaccination certificate. Panoorin nyo yun. These measures are decided to remain in place until further notice. So yan yung nagtitake effect. Then meron silang bago din dito, reinforced quarantine measures from March 19, 2021. Kailangan nga yung 72 hours. Actually, hindi na pala ito bago, no? 2021 pa. Hanggang ngayon ay nagtitake effect pa rin yan. Kukuha kayo ng 72 hours na prior departing from the country origin. Kailangan nyo kumuha ng test result na negative kayo. So ito yung status kung meron kang vaccination certificate or kung wala kang vaccination certificate pero galing ka sa designated countries region subject to measure, kailangan mong mag 3-day quarantine at a specific facility designated by the chief of quarantine station. Yan. Plus negative test result, PCR test at the facility. 3 days yun. Then, kung meron ka namang booster or vaccine, yan, 3-day home quarantine naman plus negative result of a voluntary test or 7-day home quarantine without test. So, kung magkaka-voluntary test ka, ikaw magbabayad yan. Alam ko medyo mahal yan. Then, kung kabilang ka naman dun sa mga countries other than designated countries region subject to measure or kabilang dito yung Philippines, kung wala kang vaccine, kailangan mo magstay ng 7 days sa quarantine home na pinili mo. Or yun nga, katulad din nun, 3-day home quarantine plus negative result at kailangan mo mag-voluntary test kung gusto mo mapaikli yung inyong quarantine period. Pero kung meron ka ng vaccine, ay home quarantine and other measures are not required. So kung may booster shot ka, hindi ka na kailangan mag-quarantine. So ayun guys, I hope nagustuhan nyo tong video na to. Ito yung latest update as of March 31, 2022. So I hope nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, please like this video, mag-comment na din kayo at i-share nyo na rin to sa mga naghihintay ng update related sa Japan travel ban. Please like this video, mag-comment na rin kayo at i-share nyo na rin to sa mga naghihintay ng update. Okay? And sa mga nakasubscribe na, maraming salamat sa patuloy na panunood at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo yung notification bell. Abangan nyo pa yung mga susunod kong i-upload. I-check nyo rin yung aming YouTube homepage. Puntahan nyo yung playlist dahil marami kami mga playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Doon naman sa mga gustong makapunta dito at mag-aral or magtrabaho, meron kaming playlist dyan. Baka makatulong yan sa inyo. Sa mga gusto naman mag-aral ng driving or mag-take ng carryman or honman, meron kaming mga naka-ready na mga mock-up exam dyan. So, try nyo yung sagutan yun guys. Panoorin nyo yung mga videos namin and yun nga, abangan nyo yung mga susunod kong uploads. Thank you so much for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Bye!